Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat? For today's video, ang pag-uusapan natin mga kaibon, yung mga naging tanong sa akin ng kaibon natin. Ang unang katanungan ay, meron daw bang hen na dikit ang pelvic bone? Mga kaibon, disclaimer lang po, ang isishare ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-alaga ng mga ibon. Sa katanungan kung meron bang hen na dikit ang pelvic bone, bago ko po sagutin ang katanungan ng yan mga kaibon, magbibigay muna tayo ng konting background para sa mga kaibon natin dyan na newbie sa pag-aalaga ng mga ibon. Ito po kasing mga tinatawag na pelvic bone mga kaibon, isa po ito sa paraan ng pag-gender ng mga alaga natin. Kaya po masasabi natin na yung iba nating mga kaibon ay dito rin bumabase sa paggender ng isang ibon. Pero po, ito kasing ganitong klase ng paggender, hindi po ito masasabi na 100% accurate mga kaibon. Baka po pwede nating masabi na mga nasa 25% na ganitong klase ng paggender ay makakakuha tayo kung ano ang possible gender ng isang ibon. Ngayon, sa katanungan ng yan, kung meron bang hen na dikit ang pelvic bone, ang mga pelvic bone kasi mga kaibon, kapag sa mga hen, halimbawa po kinakapa natin para i-gender, yung sa mga hen po, kapag hen ang isang ibon, sinasabi nilang buka ang pelvic bone or yung tinatawag na sipit-sipitan. Pag sakak naman po, kapag kinapa po natin yan, kapag po dikit at matulis, yan po ay possible gender ng isang kak mga kaibon. Ngunit, meron po akong mga na-experience noon sa mga breeder ko na meron akong naging breeder na hen. Pero po yung hen ng yon, yung sipit-sipitan niya talagang medyo dikit mga kaibon. Kumbaga sa madaling sabi, parang ang pag kinapa mo siya, yung pag-gender sa kanya parang pangkak kasi po dikit yung sipit-sipitan. Ngayon, yung hen kong yon, naging proven na hen po yon hanggang sa nagkaroon ng mga inakay, nakailang clutch, yung sipit-sipitan niya po talagang ganon pa rin. Medyo dikit. Pero po, yung sipit-sipitan ng hen ng yon, hindi po matulis, mga kaibon. Meron din po akong mga na-encounter na kak. Yung mga kak na na-encounter ko na naging breeder ko rin, kapag kinapa mo, medyo buka. Dapat po hindi magiging buka pagdating sa mga kak. Pero yung naging breeder kong yun na kak, medyo po buka at matulis yung sipit-sipitan niya mga kaibon. Sa madaling sabi, kung kakapain mo siya parang pang-gender sa kanya, dapat parang masasabi mong hen siya kasi medyo buka. So, meron pong mga ibon na kapag kinapa natin, kagaya ng mga hen, meron pong mga hen na dikit ang pelvic bone mga kaibon or yung sipit-sipitan. Meron namang mga kak na kapag kinapa natin, medyo buka yung sipit-sipitan mga kaibon. So sa ganitong klase, bihira lang siguro tayo maka-encounter ng ganito dahil ako, iilan lang din ang na-encounter kong ganitong klase ng breeder mga kaibon. So mas maganda kung marunong po kayong tumingin sa tuka at sa buntot. Malalaman nyo po doon kung ano ang gender ng isang ibon. Pero kung talagang hindi kayo satisfied sa ganong klase, mas maganda ipa-DNA nyo na po ang ibon para alam nyo talaga ang 100% kung ano ang gender ng isang ibon. So doon sa kaibon natin na nagtanong, meron po. Merong hen na dikit po ang pelvic bone mga kaibon. Pangalawang tanong sa akin mga kaibon, ang tanong, si sir kasi lilipat daw ng bahay. Ngayon tinatanong niya kung kapag nilipat ba niya yung mga ibon, kung tutuloy pa rin sa pangingitlog kasi meron atang itlog yung breeder ni sir. Alam mo ang diskarte mga kaibon, sa ganitong klase ng lilipat tayo ng bahay tapos dadalhin natin yung mga ibon,
lalo kung meron siyang inakay, meron siyang itlog, ang diskarte po dyan mga kaibon. Kapag lilipat na kayo, yung ibon, dapat huwag niyong tatanggalin sa loob ng breeding cage. Huwag niyong tatanggalin, huwag niyo din na aalisan ng nest box. Ang diskarte niyan, kapag lilipat na kayo, yung ibon, halimbawa, merong itlog or merong inakay, nandoon sa loob yung breeder po ninyo. Takpan ninyo yung butas ng nest box, takpan nyo ng basahan, and then buhatin nyo po yung cage. Kumbaga, nandoon lang sila sa loob ng nest box nila, bubuhatin mo lang yung cage para ilipat. Pero kung tanggalin nyo yan sa loob ng cage, halimbawa mayroong itlog sa loob ng nest box, or kaya mayroong inakay, tapos tatanggalin ninyo yung breeder ninyo doon sa cage, tapos paglipat sa kanyo, ibabalik pag nandoon na kayo, ibabalik nyo yung breeder. May mga pagkakataon na hindi yan dyan babalik doon sa loob ng nest box. Unang-una, maninibago yan sa area, mga kaibon. Maninibago yan sa lugar na bago nilang, kumbaga, bagong lugar na nakikita nila. Pangalawa, baka akala nila hindi nila yung cage, hindi nila yon inakay. Kaya po, pag nilipat nyo na nilabas ninyo ang breeder, posibleng di na yung bumalik doon sa nest box nila. Kung merong inakay, baka di na yung bumalik doon para subuan. Kung merong itlog, baka hindi na po yan limliman dahil ang akala niyan nila, hindi yan sa kanila, mga kaibon. Kaya po, kung kayo ay lilipat sa ibang lugar, malayo o malapit, ang dapat nyo pong gawin, yung breeder po ninyo, papasukin nyo sa loob ng nest box kung meron silang itlog doon or kaya merong inakay. Takpan nyo po yung butas ng nest box, buhatin nyo po yung cage. Pag binuksan nyo po uli yan, maninibago lang yan sa area. Pero yung inakay, yung itlog, alam nila na kanila yon dahil walang gumalaw doon. So doon sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. Naghihingi ako ng pasensya dito sa YouTube channel ko. Ang dami-daming nagtatanong po dito. Sobra pong dami. Mga nagko-comment patungkol sa mga parisan, patungkol sa mga nagiging problema rin ng ibang kaibon natin doon sa ibon nila. Alam nyo mga kaibon, hindi ko po yan masasagot ng isahan lang. Meron din po akong ginagawa sa buhay, mga kaibon. Kaya pagpasensya nyo na kung minsan nalilate yung upload ko ng mga video, masagot yung katanungan po ninyo. Hindi lang naman po ako sumasagot sa mga comment section dito sa YouTube, mga kaibon. Meron kasi tayong sariling Facebook, mas marami tayong kaibon na nagtatanong din doon. Kaya minsan kapag nagpapahinga po ako, hindi ko alam kung saan ko po uunahin, dito ba sa YouTube or doon sa Facebook ko, mga kaibon. Kaya po, doon sa mga kaibon natin na hindi agad nasasagot yung katanungan, pagpasensyahan nyo na po mga kaibon. Hanggat kaya ko pong sagutin yan kahit gabi, sasagutin ko po yan basta meron tayong oras. Maraming salamat po, happy birthday sa ating lahat, God bless po sa ating lahat mga kaibon.